Ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng paano nga ba pigurahin yung raisin bread o kaya slice munay, cheese munay, raisin munay. Ito po. Yung recipe nito, recipe lang po ito ng mga munay, puto, sindo lang sila. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung paano nga ba siya pigurahin. Ito na, isa po ito sa pinakama mabilis lang na paraan kung paano gawin. Sana po meron kayong makuhang dagdag kaalaman at idea sa pagpigura ng tinapay na ito. Sa ngayon, kung tatanungin niyo yung recipe nito, gaya nga ng sinabi ko, may mga recipe na po ako na makikita niyo po. Ngayon, ito lang po yung sundin niyo kung paano nga ba gawin. Ngayon, titimbang tayo. Depende kasi sa lugar niyo, sa barangay niyo, sa bakery niyo, kung magkano yung presyuhan ng raisin muna niyo, cheese muna. Ngayon, iisa lang po yung proseso ng pagpigura nito. Nagkakatalo lang sila sa topping, sa palaman sa loob. Kaya tinawag siyang raisin munay, sliced bread o kaya cheese munay. Ngayon, titimbang ako ng ito kasi ito yung lang yung bintahan dito sa akin. Bagpat na. Yun. Ito, dalawang klase po ito ha. Napakabilis lang ito gawin. Lagi niyong papanoorin yung mga... Ang pagsalang nito, kagaya ng sinasabi ko sa lubong, hindi masyado alsado kasi kailangan sa munay, hindi masyado siya alsado kasi pangit yung munay na parang ampaw. Kailangan siksik siya. Magkaiba yung texture niya sa tasty buns, iba rin yung munay. Ngayon, ito yung paraan ng pagpigura ha. Ito na po. Una, si munay kailangan ito po ha. Yun. Kailangan ito po. Lahat ng baker pa iba-iba yung figura, pero ito lang yung pamamaraan na maaaring itulong i-ano ko po sa inyo ngayon. Ganito po siya. Yan. Ngayon, yung munay niyo, ganito niyo muna. Pahaba ha. Oh. Yan. Yan. Nakahaba. Munay yan ha. Tingnan nyo, yun. Tapos, ganun nyo. Pa. Paba siya. Paba sila lahat. Nakikita nyo paba, ha? Ganun din ito. Ngayon, simunan nyo, pag once na ganito na siya kahaba, oh, napahaba nyo na siya, ngayon, ipa-plat nyo siya. Ipa-plat nyo. Kailangan yung munay nyo, once na nakagawa na kayo ng dough, kung munay yung gagawin nyo, pigurahin nyo agad. Huwag nyong itambay yung masa, huwag nyong steady yung masa kasi pangit yung munay pag umalsa na. Pangit si munay pag umalsa na, butas-butas po, dry yung ilalim niya. Pangit, ngayon magtataka kayo bakit ganito yung munay ko kasi nga, naalsan kayo, kailangan fresh yung masa. Once na nahango nyo na galing sa mixer, pigurahin nyo na po agad. Ngayon, ganito po. Kaya tinawag siya na munay, cheese munay, raisin munay kasi... Kung maglalagay tayo dito ng cheese, ang tawag sa kanya, cheese munay. Ngayon, kung pasas yung ilalagay natin, raisin munay. Ngayon, ito yung sample. Gagat-gara natin siya ng gamit ko po is ito. Ito ha. Sa ngayon, kung gusto nyo, hiniwa na lang na cheese, pwede. Lalagyan natin siya ng hiniwa na cheese na dalawa o kaya tatlo. Tatlong pirasong hiniwa na cheese. Yan. Atin siya tingnan nyo ha. I-perform natin siya. Oh. Yan, tingnan nyo. Simunay. Oh. Yan. Paba. Kailangan dalawang dangkal yung haba nyo. Dalawang dangkal yung haba. Yon. Ngayon, una na yan. Ha. Lalagay natin siya. Tutupiin natin siya. Oh. Tinupi po siya. Ibig sabihin, nakaganyan na siya. Nakadalawang roll na siya. Ngayon, lalagyan natin simunay ng palaman. Itong cheese yung ilalagay natin sa pinakadulo. Ngayon, same procedure pa rin siya. I-roll na natin simunay. Kailangan naman yung dito niya, yung dugtungan niya, kailangan nakalakyan ha. Titingnan nyo yung lagi, pinaka-basic lang po ito. Kaya lagi kayong nakatutok talaga, huwag kayong kukurap. Ito po. Yan. Ngayon, i-roll na natin siya. Una, ito lang yung gagamitin natin, yung dulo. O, tinupi natin, tingnan mo. Tinupi ko. Gamit lang yung daliri natin. Tinupi, tapos i-roll lang na siya natin. O. Ngayon, nakaroll na si Mona. Tingnan nyo, kailangan ito lagi yung nasa ilalim. Ha. Ito lagi yung ilalapat nyo sa tray. Yan.
para naman maiwasan nyo na lumabas ito, maaaring siyang itulak gamit yung daliri. Tulak gamit yung daliri nyo. Ngayon, ganyan na po siya. Gagamitin nyo naman ito, side by side na daliri nyo, para siya form. Tingnan nyo. Ito na po siya. Basic lang po yan. Babanya natin yung tray. Lalagyan siya natin dito ng patulis. Paplat natin siya. Yun. Pero meron pa nitong ibang paraan. Pero ito lang yung tuturo ko sa inyo. Lalagyan siya natin ng... Imagine nyo na lang. Kunyari, pasas yung ilagay nyo dito. Meron na tayong dalawang flavor. Cheese at saka resin. Iwala akong resin ngayon. Ilalagay natin dito. Gayahin nyo lang siya. Hahawakan nyo yung dulo. Yun. Tapos i-roll nyo. Para kayong nag-roll ng Spanish. Yun. Pwede rin nyo. Ganitong pamamaraan. Pwede rin yan. No? Gamit ito. Yan. Ito po, tulak. Tapos ito. Ito, push. Tapos ganun. Tingnan nyo. Oops. Oops. Diin. Para siksikipan nyo. Yun, parang pinipiga nyo yung masa. Ngayon, nakarol na. Tutusukin nyo yung gilid. Tutusukin nyo din yung gilid. E, gamit yung hinuturo. Ngayon, ilalak nyo siya. Gamit po ito. Pa-try yung dapat position ng kamay. Paganyan. Ngayon, yun lang po ang maaari kong yan.